L.A. Tenorio inangkel breaker si Jeron Teng. Japheth Aguilar lumipad na naman. Jamie Malonzo nagtangka na namang mamosterize. Buhay na buhay pa itong Barangay Ginebra na makuha ang top 2 spot. Well, Barangay Ginebra kontra sa kupunan ng Converge. Dalawang kupunan ang nag-aagawan na makuha ang top 2 spot at makuha ang twice to beat advantage. Yun nga lang at nakadepende pa ang resulta sa tapatan ng dalawang kupunan sa pagitan ng Rain or Shine at Magnolia Hotshot. Ang matatalo nga sa tapatan ng dalawang kupunan na ito ay bababa sa top 4 spot habang naghihintay naman sa kanila ang kupunan ng San Miguel Berman. Well, kaninong taktika ang mananaig sa tapatan ni Coach Tim Kuhn at Coach Ayo? Opening quarter ay tapatan ni Justin Brownlee at Justin Arana na parehong maagang uminit sa opensa. Pinangunahan nga ni Justin Arana itong kanyang kupunan na Converge na nakapagtala agad ng 6 points. Samantalang Justin Brownlee agad binuhat ang Barangay Ginebra. Sa init nga ng opensa ng dalawang kupunan ay halos nagpalitan lang ng puntos. Matapos yan, Quincy Miller binutata itong si Scotty Thompson sa kanyang driving layup. Agad namang nakabawi itong si Scotty Thompson sa kanyang napakagandang assist para sa 200 slam dunk ni Japheth Aguilar. Under 5 minutes matapos ipasok itong si Jamie Malonzo at dito na nga nagka-momentum ang Barangay Ginebra. Matapos nga itong back-to-back 3-point play ni Jamie Malonzo ay bahagyang nakalamang itong Barangay Ginebra. Nakapagbahaon pa ng napakagandang assist itong si Jamie Malonzo para kay Sistan. Kaya naman nagtapos ang first quarter na may baong 2 points lead itong Barangay Ginebra. Entering of second quarter, good start for Barangay Ginebra na nakapagtala ng 7-0 run. Yan nga ay nang pangunahan itong bulldozer ng Barangay Ginebra na si Sistan. At dahil nga sa napakainit na opensa nitong Barangay Ginebra ay unti-unti na nga itong nakalayo sa kupunan ng Converge. Samantalang ito naman si Quincy Miller ay patuloy ang pagbubuhat sa kanyang kupunan. Kaya naman na ibaba pa sa single digit itong kalamangan ng Barangay Ginebra bago magtapos ang first half. Na nakapagtala ng 8 points lead itong Barangay Ginebra sa score na 56-48. Pinangunahan nga ni Justin Brownlee itong Barangay Ginebra sa kanyang 14 points. Samantalang 12 points naman ang naitala ni Quincy Miller end of the first half. Third quarter, pinangunahan ni Justin Brownlee itong Barangay Ginebra matapos dominahin ang inside paint. Kaya naman agad na nakontrol ng Barangay Ginebra itong third quarter. Gandang ball movement pa ang ipinakita ng Barangay Ginebra, kaya naman Japheth Aguilar muli na namang lumipad. Yun nga lang, under 3 minutes ay nakagawa ng 8-0 run itong kupunan ng Converge. Yun nga lang at agad rin itong binawi ng mga taga Barangay Ginebra na nakagawa ng 9-2 run. Bago magtapos ang third quarter ay nakapagtala pa itong si Scotty Thompson ng end one play. Kaya naman nagtapos ang third quarter sa score na 84-75. Fourth and final quarter, another strong start for Barangay Ginebra na nakapagtala ng 17-4 run. Jamie Malonzo gusto pang iposterize si Jeron Teng. At dahil nga sa napakagandang opensa nitong Barangay Ginebra, kaya naman under 5 minutes ay lumubo na sa 20 ang kalamangan ng Barangay Ginebra. Mas lalo pa nga itong ibinaon ni L.A. Tenorio matapos ang kanyang back-to-back wing 3-pointer. Pumapalag pa naman itong Converge, yun nga lang ay masyado ng malaki ang kanilang hinahabol. Kaya naman hindi na nila ito tuluyan pang naibaba. At dahil dyan nagtapos ang laro sa final score na 115-96. Hinirang na best player of the game ito si Justin Brownlee na nakapagtala ng 25 points. 16 points naman para kay Japheth Aguilar. 17 points naman para kay Jamie Malonzo. Kung tapusin ang video ito, ikaw ba ay naghahanap ng dekalidad na produkto na gawa sa marble? Abay, isearch mo lang ang store na to na nasa description sa iyong Shopee o Lazada app.